Ay, Anna Marie! At syempre, kailangan mag-hi mga bibis to si Anna Marie. Hi, Marie! Ulit nga! Nabigla ako dun eh! Di, alam mo, energy ko nandun na! Portion. Sige, kasi may mga importanteng tanong na nasagot na namin na hindi mo nasagot. Ano ba yan? Hindi niyo ako inintay? So, sobrang tagal mo kasi. Madali ka. Pero sige, meron ditong tanong na dapat mo masagot. Yun ay kung nahuli mo na ba si Ryan may iba? Yeah. Wow! Oh, yung reaction niya, di ba? Meron agad, di ba? Pagkatotohanan. Yeah. So, sa reaction na yun, alam niyo na, wag na natin niya sagutin. Abi, ano yun? Wala. Pero ito, saan kayo nagkakilala at paano? Fangirl ka ba? Sa Facebook? O ano? Ano? Crush niya ako eh. Kaya yun, inad niya ako, tapos chinat niya ako. Totoo ba yun? Siya lang nakakaiba, tapos tayo lahat. Kami lahat naghabol eh. Ibig sabihin, hindi ka pay more. Baliktad sa lahat na mga ano namin. Siyempre, dalang ng Pilipina tayo. Yan, si Anna May lang ang... Anna Marie! Anna Marie! Sino ba yung May? Yung dinala niya kasi nga. Si Anna Marie lang ang hindi nag-chat. Pero wait lang, bago kasi meron dito yung intro yung girlfriend ni. 1, 2, 3. John Ryan. Hindi ko kinaya yung dila, friend. Nakala ko talaga Pilipina ka, nag-iba ang pananaw ko. Ganun talaga. So ito, ang question na sasagutin natin ay, Ate V, how do you deal with your insecurities? Wala lang. Hindi ko lang siya pinapansin at saka tanggap ko lang siya. Wala naman. So kahit anong meron ka sa katawan mo na kung ano man yan, stretch marks, taba, or ano man yan, okay lang yan. Ang mahalaga ay ang kagandahan ng kalooban. Kesa sa panlabas. Diba? Sweetest lines na narinig nyo sa kanila, sa mga boyfriend. Ay, gusto ko yan. Sa akin kasi gago ka. Gago! Oo nga eh, parang walang kasweetan na yun. Okay, sweetest lines. Ako meron. Ayun, gano'n kasi ano. Di ba nga, lagi ako nag-aalaga kay Mavi. Wala ka ng time mag-ayos, wala ka ng time para mag-makeup. Sabi ko lagi kay Junjun, ang pangit-pangit ko na. Ganyan niya, hindi na ako tulad ng dati. Sabi niya, ikaw pa rin yung pinakamagandang babae. Ako ano, ikaw lang ang bebe ko. Ay, alam mo ang tawag niyo dito? Pakore, uy, Vivi, baby girl. Gaganda. Wala din talaga eh, kasi ako lang. Ako lang yung sweet, okay? Walang nasabi sa isa-isang taon? Anong nang sinasabi mo? Mature yun. Magpangayon na sweet, bali. Sige, ano naman sa'yo, Peachy, naka-sweetest line na nasabi ni Eman? Mali yun. Mali yun. Uy, man! Wala ka bang sinasabing sweet dito? Ba't walang maisip? PJ, walang pati sa'yo sa emo. Diga mo. Ayan. Ayan sabi sa akin. Ikaw ang legend. Ikaw ang legendess. Oh my God, if I die, I'm a legend. Sweet! Sa akin naman ang pinaka-sweet na nasabi ni Kong, bibigyan kita 10K. Sana all! Sana oil! Pero sa akin ang pinaka-sweet na narinig ko talaga kay Kong, hindi yung mga Samgyup. Ang ano yun, parang isang beses. Nagbaler kami, masyadong sobrang nakakatakot yung mga daan. Paano kung may kumuha sa amin ng mga kung ano mang masasamang loob? Kung ano, siguro yung offer ko na lang sarili ko, ganyan sabi niya. Hindi, dadaan muna sila, mamatay muna ako. Wow! Bien! Anong trabaho ang gusto mo para kay Itlog at bakit? Siguro ano, piloto. Hindi kasi talaga gusto ko talaga. Piloto yan, pre! Piloto lang yan, si Mami, man. Kung di man ako maging ano FA, sana saan ako na lang maging piloto siya. Oo, oh, yes. Yan, tama. Kay Anna Marie, ipagpapatuloy niyo ba po ang pagvavlog? Oo naman. Oo naman. Para ayaw niya. Ano yung pinaka-worst na away ng bawat couple? Ito, hindi to showbiz answer ah. Oh, pinaka-worst. Ay, parang ayaw nilang i- Parang may mga sinisikreto tong mga katabi ko. Ang katotohanan, magkakasiraan tayo dito. Pinaka-matindi. O yan, pinaka-matindi. Sa akin yung mga gala ko lang na hindi niya. So, sa'yo? Parang makirot pa, girl ah. Ay, hindi.
pa. Ayaw niya sabihin, so medyo malala. Okay, sa'yo nga naman. Sa attitude. Attitude, so sa'yo. Okay. Kasi ano, lagi na akong puyat. So, pagod na lagi, wala ka nang, mainit na yung ulo mo. Si June, lagi na siyang, lagi ko siya pinagbubuntunan ng galit. Kasi pagod ka na. Ako naman yung pagpa-party-party ko. Kasi ako maano eh, madalas akong gusto kong nakikisama sa mga friends ko, maalis ako, or whatsoever. So ayaw na ayaw ni Kong. So yun yung pinakamatindi siguro may away, yung ipinilit ko na, sige na, sumumayagan mo na. Siguro yun yung sa amin yung away namin. Yung bigla siyang mawawala, tapos walang update. Yun yung ayaw ko. Okay lang naman na hindi tayo mag-usap, pero yung update, okay na sa akin. Eto, para po sa inyong lahat, ways to keep your man happy sa relationship. Ako ano, lagi ko siyang sinasan dukan na kasi ito pinakasimple pero lagi ko siyang sinasandukan ng pagkain araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Yun yung way ko ng pagkita ng care at pagmamahal sa kanya kasi si Kong sa sobrang busy niya hindi siya makakakain ng hindi mo sasandukan. Talagang makakalimutan niya kumain buong araw kung walang magbibigay na pagkain. So yun, ikaw. Araw-araw rin ganun kami yung sa food, sa ano siya kay Shomai. Ako pa nagsasabi, maligo ka na, yung ganun. Wala lang, sweet gestures tsaka yung thematic na laging ganun gagawin. Ikaw, Anna Marie. Ayun, kasi surat lang ako. Update-update lang. Uy, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Sa chat mo. Ikaw. Sa akin? Masaya ka ba? Masaya ka ba sa mga nagagawa ko, mahal? Bumiti ka lang sa akin, masaya na. Ayun! Okay, so ano? Ano, siguro ano, yung pag-aalaga ko siguro kay Mavi, masaya na siya sa ganun. Hmm, tama. So, supportan mo, di naman kayo sa pati magkikita eh. So, supportan mo lang siya sa mga trip. Oh, yun din, supporta rin. Supporta din. Sa mga trip lang. Masaya pa ba kayo sa relasyon nyo? Ako, ako semi. Char, semi. Oo naman, Taylor. Yes, girl. Oo naman. Yes, girl, yes. Hindi halata. Para sa inyong lahat, anong place ang pinaka-memorable sa inyo na kasama nyo ang BF nyo? Okay, ikaw, ano? Sa UST. Kasi doon ko siya sinagot. Oh! Sa art? Hindi, doon sa field nila. Oh, ikaw, Bien? Pinaka-memorable yung na sa place? Sa bahay, yung umamin kami sa magulang namin na Friday. Oh, yun. Ako naman, doon sa may Laguna, yung talahiban sa taas. Kagawa namin sa talahiban. Siyang lugar na doon nagsulat si Kong sa yellow pad ng mga meron na siya ngayon. So dati, nung nagsisimula kami, sinulat niya lahat ng meron siya like bahay, kotse, 1 million subscribers. Lahat sinulat niya ngayon meron na siya noon. So yun yung naalala ng pinaka-pinaka di ko makakalimutan na lugar. Kung saan siya nag-imagine ng lahat ng yun. And andito ko na na-achieve niya, 'di ba? So parang sa'yo? Sa Paramore concert. 2010. Saan sa Harry Styles. Super effort siya dun eh. Ginood lang niya ako kung paano niya ibigay yung ticket eh. Sa nindamit mo. Tapos nagulat ako, oh, natutikit. Tapos naiyak ako. Memorable moment with your partner. Sa akin lahat memorable basta kasama siya. Napaka-showbiz ni Perry! Yung as in specific. Siyempre, yung nagkakalala kami sa ano ni... Okay, ikaw? Eh, sinagot ko siya sa UST kasi todo effort pa siya doon, sweet pa siya doon, doon lang. Doon lang doon. E sa'yo? Sa akin memorable, yung ano, magli-labor na ako. Pumasok na ako sa labor room, tapos nakita ko talaga si June. Hanggang sa sumara yung pinto, nandun siya, tinitignan niya ako. Aww. Sweet na. Hindi siya nawala. Hindi siya nawala. Yes. Isin naman lang siya. Nakakaiya kasi. Hindi siya nawala. Hindi siya nawala. Yes. Isin naman siya. Yung moment na yun na pinagdidesisyon siya kasi na buhay na ng anak namin at saka buhay ko na yung pagdidesisyon. May iyak na naman to si ano, Venice. Maaalala niyo yung Friendster. Okay, sa'yo, pinaka-memorable mo. Yung MOA dates namin nung ano, college ako. Hindi ko alam. Ako sa 7-Eleven ATC dahil doon kami unang nagkita ni Kong. Yung moment na starstruck ako sa kanya, promise. Kasi akala ko hindi siya matangkad, tapos sobrang dugyot. Nung nakita ko siya medyo malinis eh, parang naligo siya nung time na yun. Nung nakita ko siya, tumayo siya, tapos kagat labi pang gawin. Iba! Ay, ito, grabe nung tanong na to. For all, pang ilang GF po kayo? Pangalawa. To, yung akin, kay Benis ko pasagot. Kasi siya naman ang nakaano ng history ni Kong. Pang ilan na ba ako? Parang pangalawa ka. Patita ako yung last mo. Dapat tayo talaga lahat. Oo talaga, kasi ano? Hindi pwede na ano. Ikaw, pang ilan ka? Pangalawa. Pangalawa ba ako? Pang ilan si Ben kasama yung mga pinakilala? Kasi yung una, alam ko din eh. Dun, pangalawa. So, ikaw, pang ilan ka niyo? Pangalawa ako. Bakit tayo second?
Ah, talaga? Second hand. Long time din yun, eh. 2 years yan. Ay, may iba. Mas panalo ka. Ako nanalo. Uy, bakit tayo second? Second and last. Ikaw? Ay, ako lang ata na iba. 42? Hindi ko nga ila. Subok mo ng panahon. Pang ilan to? 42, 43? 49! Pang ilan to na girlfriend mo? Pangalawa. So ito ha, lahat kami pangalawa, pero ito na si yung last. Yes, last we're na kami. We're claiming. Pasensya na kayo, pero kami na ang wala nang no. Sorry, sorry, sorry talaga sa inyo, pero ewan ko yung kay Eman. Wala kala ko. Ako last mo, diba? Last yan. Nakakatawa to. Ito, para sa GF ni June. Nung nagkita ba kayo ni June, nagustuhan mo ba siya agad? Oo, nakakatawa. Oo, ganun din si Kong. Ano kasi siya eh? Awkward nga nung una kasi tingin siya ng tingin. Tapos nakakatawa talaga si June. Sino ang mas nakakatuwa? Si Kong o si Yo? Kanino ka mas natatawa yung nakakatawang mo reaction? Kayo. Kayo talaga. Kaya nga siya content material eh. Kasi iba talaga magdala si ano yun. Yung humor niyo spontaneous eh. Si Kong din naman spontaneous din. Pero iba, mas dark yung humor niyo eh. Old school efforts or material things? Old school. Old school. Ako na-realize ko yan. Na-realize ko yan nung meron na si Kong. Na parang mas matimbang yung mga dati. Yung mga dating ginagawa niya. Akala ko nung dati, nung wala pa kaming pera, akala ko, pag nagka-pera si Kong, ang saya sobra. Kasi syempre, mabibigyan niya yung mga gusto ko. Pero nung dumating ka sa point na meron na kahit papaano, na-realize ko na iba pa rin. Kasi ngayon, nabibigyan ako ni Kong kung ano man. Pero yung time, yung effort, medyo nawawala kasi nga busy. So doon ko naiisip na wala, mas matimbang talaga yung mga maliliit na bagay. Oh, ito. Ito, sobrang ano na ito. Napaka-intriga na ito. Sinong YouTuber na babae ang pinagseselosan nyo? Wala. Bakit kami magseselos sa YouTuber na? Hello, kami na yung last. Yan. Inasahan nyo ba na magiging ganito kasi kata mga boyfriends nyo? Oh, naman. Yeah. Effort pa lang eh. Oh. Effort. Kung paano nila i-execute yung mga gawa nila. Lahat gawa sa puso. Kaya alam naman namin na mas tataas pa yun. At alam namin na ako alam ko rin kay Kong na hindi pa ito to. Mayroon pang mas malaking dahil sa sipag niya, sa kabaitan niya. Kung alam nyo lang kung si anong mga paano tumulong si Kong. Ayaw lang namin sabihin. Kung bakit pa namin sasabihin. Ang tunay na pagtulong hindi pinapakita dito. Okay? Hindi namin kailangan magpakita ng ano. Pero kung malalaman nyo lang sana kung gaano kaano si Kong. Kaya meron lahat si Kong nito dahil sobrang bait niya. Kaya alam kong marami pa siyang mas mararating. Kung may mabuti kang gagawin, yun talaga nabubulong yun. Good karma. Totoo. Kung madamot ka, masama ugali mo, may insecurities, lahat ng kasamaang kademonyohan nasa puso mo, never kang magiging successful. Kaya bagubaguhin nyo yun. So yun na guys! Kung meron man kayong mga ibang questions, baka sakaling masagot namin yan sa aming mga sunod na episodes. Siguro, ano ha, based dito sa ano, kung talaga bang bet nyo kami, kung talagang gusto nyo yung ganitong klaseng mga episode, baka meron pa akong mga ibang magawa sa aking channel. So abangan nyo, marami kaming Team Payaman Girls magiging episode dyan. So kay Ana Marie, ito rin, yan ang kanyang channel. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Please like, comment, share, and subscribe. I-share nyo to kung gusto nyo pa and i-like nyo kung gusto nyo pang may mga episodes. Ano pa ba yung... And mag-comment din kayo kung ano pa bang gusto nyo gawin namin as a girlfriends at as mga fame her girlfriends. And malalanding girlfriend na mga unang nag-chat. Anong gusto nyo itawag sa amin? Okay kang dyan. Alam namin yan. Totoo yan. So yun lang. Sana